Ang pag-request ng police clearance ay mas madali na at mas mabilis na. Una, kailangan mo muna mag-register online at ang pag-claim na lang ay mabilis at napaka-convenient. Tara, pag-usapan natin yung mga steps na dapat i-follow. Step 1, mag-register muna sa police clearance online. Andito yung website, that's pnpclearance.ph. Mag-register lang dito. I-make sure na may internet connection kayo kahit ang gamit nyo ay yung cellphone. Kahit computer, cellphone ang gamit nyo, pareho lang yung magiging proseso. I-click lang ang register at mag-agree dito sa terms and conditions na makikita. Kung mapapansin nyo, pareho lang yung sa computer at yung sa cellphone. So, kahit anong device ang gamit nyo, expect na pareho yung information na hihingin din sa inyo. I-check lang din tong NPCS account profile. Bali, ang mangyayari is magbibigay na tayo ng mga information sa kanila katulad ng complete name, birth details na siyang magagamit sa online application natin. I-check lang to at i-click na ang next. Meron pang kailangan na i-approve dito or i-check. Pwede nyo itong basahin further bago mag-proceed. Check ko na tong dalawa. By the way, ang gagamitin ko na moving forward sa tutorial na to ay yung computer ko na. But again, kahit anong device ang gamit nyo, basta pumunta lang sa same website, parehong-pareho lang yung makikita at yung mga impormasyon na ihingin sa inyo. Para makapag-proceed, check ko tong dalawa at i-click na ang next. Gaano katagal valid yung makukuha ang police clearance? Valid ito 6 months from the date na kinlaim natin yung police clearance. Pero ang maganda rito is kapag renewal, hindi mo na kailangan ng personal appearance. For the next 2 years yata or few years or 3 years pala nakalagay dito, hindi na kailangan ng appearance mismo. Purely online lang yung magiging proseso ng pag-renew ng police clearance kapag mag-renew nga gamit yung online account mo sa kanila. Ito lang yung mga requirements. I-make sure na nabasa natin to para nga naman makapag-renew successfully online lang. At andito na rin yung list of valid IDs na tinatanggap para sa police clearance. Karamihan dito ay government-issued ID. Para sa mga estudyante, tumatanggap ng school ID. Pwede rin ng teen ID at birth certificate. Marami pang iba rito. Pati national ID ay tinatanggap din dapat sa police clearance. Barangay residency is hindi siya valid nga pala. So, check natin itong pareho. Click ko na yung I agree. This time, kailangan na mag-provide ng information tungkol sa atin. Email address, napaka-importante na dapat active ito at valid. Dito kasi tayo makaka-receive ng notification sa kanila. Also, yung mga updates na rin tungkol sa application natin. Inopen ko na rin yung sa phone ko. Mapapansin nyo, pareho talaga yung magiging itsura. Pati yung form, yung mga information na kailangan ibigay, parehong-pareho lang talaga. Click ko na tong register para makapag-proceed tayo sa next step. Kompletihin ko lang tong email address. Ang halimbawa nito is yung gmail.com or at yahoo.com. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial videos dito. Kung interesado kayo, pwede nyo i-check yung page or channel namin para sa tutorial ng Gmail account. Ngayon naman ay yung password. Dalawang beses i-enter ang password. Huwag kakalimutan ang password na to para magamit sa pag-sign up or pag-login sa PNP account natin. So, na-provide ko na yung ibang information, yung complete name. Click ko na itong register. So, basahin lang to bago mag-proceed. Ito yung reminder na dapat i-check lahat ng information bago nga naman tayo makapunta sa next step. Kung sakaling kailangan i-update or may mali pala dito, i-hit lang yung cancel katulad ng ginawa natin at i-update na. Click ulit yung register, click ko na yung save. At registration complete. Sobrang dali mag-register dito sa PNP clearance. Kahit phone lang ang gamit mo, basta may data ka or internet, pwedeng-pwede na. This time, mag-login na ako gamit yung email address and password na ginamit ko or pin-provide ko kanina. Kailangan pang i-provide lahat ng iba pang or yung mga iba pang information na hinihingi dito. Merong middle name pero naka-grayed out na siya. Please check if this is PWD. Ito yung may PWD ID dapat mismo sa DSWD. Also, kung first-time job seeker, wala kasing payment, i-check din ito. At ang gagawin ko moving forward ay kompletuhin na yung mga ibang information dito, yung sa address or saan nakatira, maging yung other information katulad ng height, weight, yung complexion, religion, at iba pa dito. Merong educational attainment. Also, sa family background, yung pangalan ng parents natin, complete name din ang ipoprovide. Kapag okay na, i-click lang tong save profile. At successfully save na. Napakadali, i-update ang info, pwede rin i-edit yung profile or mag-apply na tayo ng clearance. Sa part na to, mamimili na tayo ng pinakamalapit na police clearance site or branch. Pero bago yan, piliin mo na yung purpose dito. Ang pipiliin ko na lang dito is itong search muna natin kung ano ibig sabihin ng LTOPF. Ito pala siya, license to own and
possess firearm. Hindi ito yung goal ko, pero just in case na ito yung purpose ninyo, piliin nyo na lang to sa option. Yung sa isa naman is Supervisory Office for on Security and Investigation Agency. So, hindi rin yon. So, general ang piliin natin. Tapos, sa step 2 naman for this scheduling ng appointment sa police clearance, pipiliin na yung pinakamalapit nga na police station. So, dito mamili na lang. And then, kung sakaling nagbago yung isip ninyo, i-type nyo lang dito yung lugar at pumili na lang sa ipoprovide sa inyo. At dito yung address magpapakita naman. And after nung location, anong oras at anong araw din tayo pupunta sa police station. Just in case na magbago nga pala yung isip nyo na halimbawa ang binook ko is itong Tuesday pero nagbago isip ko, pwede ko pa rin namang baguhin yung schedule later on. Pero for now, mamili tayo ng initial na gusto natin na schedule at lugar nga. Kapag okay na, piliin lang tong next na button at kailangan na nating magbayad. Ito na yung step 2. Online lang dito gagawin. Pwede magbayad gamit ang GCash. Pero ang nakikita natin dito is Land Bank of the Philippines. Mamaya mas makikita pa natin to or mas madi-discuss further. Ito yung amount. Click ko na yung next. Possible by the time na pinapanood yung itong video na to, mag-iba yung presyo just in case na ganun. Bayaran nyo na lang kung magkano yung nakikita nyo sa screen. Baka kasi nagmahal na or mag-iba nga yung presyo. Ito yung kailangan tandaan na dapat i-check yung email address para sa transaction details. Kung sakaling mag-fail sa pagpunta, pwede pa rin i-claim yung police clearance within 15 days. Kapag hindi natin nagawa mula doon sa schedule na pinili natin, ma-forfeit or parang wala na yung binayad natin. I-make sure na tama lahat ng information na ipoprovide natin para nga naman hindi rin mali yung magkapakitang info doon sa police clearance. Ito ulit yung valid ID. 2 valid ID ang hihingi nila at dapat ipakita rin yung OR or official receipt nung nagbayad tayo online. Click ko na itong save appointment. Doon na nga rin pala kukunin sa police station yung picture natin and yung fingerprint. Clearance application with appearance. Ito yung first time mong kuha ng police clearance gamit yung account na to. Pero pag renewal na lang, hindi na kailangan ng with appearance. Purely online ang renewal dito sa PNP kapag gumawa ka muna ng account. Ito lang yung kakailanganin, may 2x2 picture, white yung background, and dapat recent lang din siya kinuha. Kailangan din ng government-issued ID para dito. At within 3 years simula nung first appearance, effective itong renewal online. Balik tayo sa clearance application. Andito na yung mga detalye. Ito yung amount na babayaran. Pending pa yung status, pero later pag binayaran na natin to, ang status na ay magiging paid. Click here to pay kung gusto na nating bayaran. Pwede rin i-print muna yung transaction details at na-download na siya dito sa computer. Ito yung itsura nung parang transaction details. Balik tayo dito. Kung sakaling gusto nating baguhin pa yung police station and appointment date, pwedeng-pwede. Pero ang gagawin ko is magbayad na tayo. Step 2, how to pay police clearance. Although Land Bank yung nakikita natin dito, mababayaran natin siya gamit yung ibang mga e-wallet natin. Ito ulit yung mga detalye. I-double check kung tama. Payment method, dito na tayo mamimili. Pwede yung Land Bank, pero kung gusto mo iba, pwede kang mamili na dito. Piliin mo na lang kung andito yung desired mong payment method, pero sa akin gagamitin ko ay GCash, Maya, or Shopee Pay. Kung ano yung letter na nakikita dito, i-type lang. Ito yung captcha na kailangan ipasa. I-check lang to at hit continue. Click ko lang tong okay. Choose payment method. Ito yung mga over-the-counter, pwede magbayad sa 7-Eleven at marami pang iba. Mobile tayo, GCash ang pipiliin ko. Pwede rin naman sa Maya, Shopee Pay, or GrabPay. Ito ulit yung details. At dahil online siya, may mga convenience fee na involve 30 pesos. So sa akin, okay lang. In total, 180 yung babayaran. Click ko na yung proceed. Click ko yung OK. At hintayin na lang natin na mag-pop up si GCash. Ito na, kailangan ko lang i-enter yung cellphone number ko sa GCash. Napaka-convenient kung meron kang GCash account or Maya account. I-make sure lang na hindi kayo nakiklik ng kahit anong link na suspicious para nga naman hindi ma-hack yung data. Ngayon, i-enter ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. And then, click ko na yung next. M-PIN naman sa GCash. Ito yung pinang-login natin sa GCash app. I-enter lang din siya dito. Click ko na yung next. And ready na ba tayo? Ito na yung balance ko sa GCash. Tama naman. Ito yung dapat bayaran. Click ko na yung pay. 180 pesos. And ito na. Paid and linked na via GCash. Pwede na tayong mag-proceed or pumunta sa next step.
payment result. Ito yung kailangan mong picturean or i-print as your proof of payment. Also, kung ano yung makikita mo sa GCash app, pwede mo rin i-print yon at yung makukuha mo rin sa email, pwede mo rin tong picturean. Para nga naman sure. Pero sa akin, ang pinakita ko na lang is yung etong sa email ko. Galing sa phone, hindi ko na pinrint. And then, ito na yung next step. Kailangan lang i-provide yung reference number doon sa PNP para nakunan yung picture at yung fingerprint natin. Pending pa yung nakikita natin dito para mag-refresh to. Click lang tong click here to pay. At magiging paid na yung status. So, valid to 15 days after the appointment. Although, pwede natin tong i-schedule anytime pero tandaan natin na meron tayong 15 days mula nung binayaran para mamili pa ng another schedule. Ito yung date. So, plus 15 days dito. Police station nandito rin. Pwede kong baguhin yung police station. Kung sakaling may pupuntahan pala akong lugar at mas malapit yung police station doon, piliin ko na lang siya dito. Yung araw din at yung oras, pwede ko rin baguhin. Step 3, mag-claim na tayo ng police clearance. Dito, may nakasabay ako nung una. And after nun, sobrang bilis lang din ng proseso. Kinuha ko na, or nakuha ko na agad yung police clearance ko. Ito yung pin-resend kong ID. Although ang nakalagay sa site is 2 valid IDs. Pilitin nyo magdala ng 2 valid IDs or more para nga naman hindi na kayo mahirapan doon sa PNP or sa police station. Ida-double check ng police officer kung accurate pa or nag-match yung details sa ID and yung pin-provide nyo doon sa registration sa police clearance online. And also, magpipirma na rin kayo dito sa nakikita nating parang ball pen at screen. Diyan kayo pipirma. At ito yung magpapakitang pirma doon sa police clearance na makukuha ninyo. Dito yung fingerprint nga pala. Iga-guide naman kayo just in case na hindi nyo alam kung paano ito gamitin. At eventually, parang 5 to 10 minutes nakuha ko na agad yung police clearance ko. Again, valid to for 6 months. Pwedeng i-renew online within 3 years. At wala akong hit. Nakalagay dito na no record on file. Andito yung validity niya simula nung kinuha ko. That's 6 months since nung kinlaim ko nga to, which is until January 14, 2024. At ganun kadali mag-claim ng police clearance, mag-online muna tayo. Siya nga pala napansin ko doon sa pinuntahan kong police station, nag-accommodate din sila ng parang kahit hindi ka dumaan sa online. Pero sa akin, mas preferred ko yung online para nga naman sure nakapagbayad na rin online at mas mabilis na rin yung pag-claim ng police clearance.